So, ito yung ating Chef Lera na alaga dito sa ating garden. Isang halaman na gusto kong i-featured sa inyo para mapakita ko yung mga magagandang nakukuha sa kanya. So, ito naman yung isang variety kong alaga dito naka-display yan. Oh. Dahil nga po, dun sa kanyang courting umbrella na dahon, katumbas po niyan is protections. Hello everyone! This is Hermes Sunao, Bini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And in today's video, isa na naman pong halaman yung pag-uusapan natin. At ito pong nasa harapan ko. Yan po yung halaman na sa tingin ko, dapat meron kayo sa bahay. Itong halaman po na to, sabi ko sa inyo, nagkalat lang to dun sa ating garden, tapos dinadaan-daanan, hindi pinapansin. Hanggang sa nakita ko, tapos nung nakita ko yung mga benefits niya, talaga namang nagulat ako. At sinabi ko na ang ganda pala nitong alagaan. Ito ay walang iba kundi yung Chef Lera. Itong Chef Lera, mas kilala rin po dun sa tawag na umbrella plants. So yan yung ating gagawin ngayon. Alamin natin yung mga benefits na mabibigay nitong halaman ito. At syempre yung mga simbolismo niya. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP. At ngayon nga pong araw na ito, pag-uusapan natin itong halaman na to. Isang halaman na gusto kong i-featured sa inyo para mapakita ko yung mga magagandang nakukuha sa kanya. Ito yung Chef Lera na tinatawag, na mas kilala sa umbrella plants, ano, papakita ko sa inyo ng malapitan yung itsura niya, tapos iikot ko kayo sa garden kasi meron pa ako nito na ibang variety, yung variegated. So meron akong anim na reason kung bakit dapat nyong alagaan ito at dapat meron kayo sa bahay. Kaya simulan na natin. So ito yung ating Chef Lera na alaga dito sa ating garden, ano. At ito nga Chef Lera natin, talagang pinababayaan lang. Tingnan nyo nga po yung pads niya, oh. Pinagbasyulhan lang ng mayonnaise. At dyan ko lang tinanim yan, tinuso ko lang ata yan. I don't know kung saan galing tong halaman na to, ha. Hindi ko na maalala. Pero siya ay humahaba yung stem niya, tapos yung kanyang mga dakon may iba't ibang stem din na nakaugnay. Yung iba tinatawag din tong five fingers, ano. Merong tumatawag niyan. Kung ano tawag sa inyo, i-comment nyo, ha. Kung ano tawag sa inyo sa halaman na to. Pero this one kasi, ang ganda niya. Sa una nating reason kung bakit dapat meron kayo niyan, napakaganda po nung kanyang ornamental value. Kasi kapag halimbawa po dinisplay nyo sa bahay, katulad po nito, parang green siya, refreshing sa mata. Pero at the same time, yung kanyang dakon na nagkabit-kabit, parang mga flowers. So, napakagandang ipang display. Lalo na sa mga open spaces, maganda siya. Tapos, sobrang cute. Kasi sabi ko nga, kakaiba yung hugis ng kanyang mga dahon. So yan yung isa sa mga dahilan kung bakit dapat meron kayo niyan. Kasi mas napapaganda po nito yung inyong rooms. At talagang nakakadagdag po ng atraksyon. So eto naman yung isang variety kong alaga dito naka-display yan. Oh. So ano ba yung pangalawa nating reason bakit dapat meron kayo nito? At bakit magandang mag-alaga ng ganito? Yan, oh, tingnan nyo. Ganda, no, ng kulay niya. Talagang kaakit-akit. So, bukod po doon sa ganda niyang taglay, sinasabi po itong mga umbrella plants, magandang air purifier. Nire-remove niya po yung toxin sa hangin, like benzene, formaldehyde, and toluene. Yung mga toxins daw po na yan, talagang nililinis po ng halamang ito sa pamagitan po nung pag-absorb niya nung mga yan. So kapag inabsorb daw po niyan yung mga dumi na yan sa hangin at lason, syempre mabibigyan kayo ng napakagandang quality ng air. So hindi lang po yan yung tinatanggal niyan, even daw po yung mga toxins na nanggagaling mula dun sa sigarilyo, dun sa mga may nag-smoke sa bahay, maganda raw po na meron kayo nito. Dahil pati daw po yung mga toxins nang gagaling sa usok ng sigarilyo,
eh nalalanghap po niya. Kaya maganda po na meron kayo nito sa bahay. So yung mga carcinogenic na substance sa hangin, eh talaga pong mawawala kapag meron kayo nitong halaman na to. So marami pong variety ang Sepplera o yung umbrella plants, ano. At yung mga pinakikita ko po sa inyo, yan po yung mga ilan sa kanila, no. Sinasabi rin po na itong Sepplera, eh bagay na bagay po sa mga bagong nagtatanim ng halaman o sa mga beginners. Kasi po napakadali niyang alagaan. Una-una po, ang kailangan lang po niya is bright and indirect sunlight. Tapos kailangan niya po ng matubig. Huwag niyo raw po siyang pawawalan ng tubig. Kasi minsan po, halimbawa natutuyo, maaring maka-apekto po yan doon sa kanyang leaves. Dahil natutuyot din po yung dahon. Ang mahalaga po sa kanya, ma-maintain niyo yung kanyang humidity. Tapos po yung watering niya kapag tuyo na yung lupa. Tsaka po nyo diligan. So ito, doon sa mga busy tao, magandang alagaan to kasi talagang magta-thrive at magsusurvive yan kahit na konti lang po yung pagtingin nyo sa kanya. So yan po, maganda-maganda sa mga baguhan sa halaman. Sa pang-apat naman nating reason, sinasabi po na lucky plants din ang mga Sepplera. Dahil nga po, doon sa kanyang courting umbrella na dahon, katumbas po niyan is protections. So yung protection energy po natin eh talagang lumalakas. At the same time, nagdo-draw din po ito ng positive energy. Yung iba nga po, binibilang to, 5 fingers eh. Kapag may 5 dahon daw, yun yung maswerte. Pero karaniwan ko nakikita, eto 5 oh. Ayan oh. Or hindi ko alam kung 5 nga ba o 6 yung bilang ng dahon eh, na maswerte, or 7. Basta, pinaniniwalaan na yung mga numbers din po nung dahon nito may mga symbolism. So yan po, maswerte daw po yan dahil nga sinasabing nililinis niya po yung negative energy sa ating paligid, tapos kinukonvert niya sa positive energy, kaya malakas magkahatak po ito ng swerte. Sa panglima naman natin, ito pong mga umbrella plants, hindi lang po pang indoor kasi pwede rin po siyang pang outdoor. Tapos yung iba, ginagawa itong pangbakod. Kaya, best outdoor plants din po siya. Hindi siya ganun kasilan sa pag-aalaga. Kaya naman na kahit itanim mo siya sa ground, eh gumaganda pa rin po siya, no? At sabi ko nga sa inyo, nagbibigay ng magandang ambience. Kapag halimbawa pong nasa bakuran nyo, no? At yung panghuli natin, yung pang-anim, nako, eto, napakaganda nitong pag-usapan. Meron din itong medicinal benefits. Sa Hawaii nga daw po at sa Florida, yung fruits po nito ginagawa pong pagkain ng ibon. Yan po, may mga varieties ng ibon na talagang kumakain ng prutas nito. Pero ang talagang nakakamangha dito is yung Chinese medicine ng halamang ito. Yung leaves niya po, stem and roots ay ginagamit daw po sa mga herbal preparations. Sinasabi na meron tong mapait, matamis at warm na properties. Main function siya para mag-promote yung circulation ng blood and to alleviate pain. Yung extract daw po nito, may taglay ng variety ng mga chemicals including fumaric acid and gamma hydroxybutyric acid. So yan. Yan po yung mga chemical niyan na maaari daw pong ipanggamot sa mga rheumatoid arthritis, sa mga pamamanhid ng mga limbs, sa abdominal pain, headaches, swollen throats, and tinutulungan daw po nito na marelieve yung asthma o hika. O, diba? Ang ganda ng mga benefits niyan, ano? Externally, pwede raw po siyang gilingin at going pace para naman po sa panggagamot ng mga injuries at saka daw po paghinto ng pagdurugo. Pero may mga nagsasabi po na toxic din po yung sap nito o yung dakta. Kaya ingat din po sa mga pets and mga children. Kaya mas mabuti pa rin po na magkonsulta tayo sa mga doktor at eksperto kung halimbawang gagamit kayo ng halamang ito. Mabuti lang po na may alam tayo sa mga practices na ginagawa ng iba't ibang lugar about sa halamang ito.
So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating video about dito sa Sephlera o umbrella plants. And nakita nyo na yung mga benefits na makukuha sa kanya. And sabi ko nga sa inyo, magandang mag-alaga nito sa inyong bahay. Kung hindi nyo pinapansin itong halaman na ito, now na alam nyo na yung benefits, siguro mas ma-appreciate nyo siya. So ayan mga ka-MVP, salamat po sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel ha, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, eh mag-subscribe na po kayo ha. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. At syempre po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating Instagram, sa TikTok, sa iba't iba nating Facebook pages, search nyo na po Hermie Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po yan. Salamat ng maraming maraming mga ka-MVP sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comments. Hanggang sa susunod po nating video ha, huwag kayong a-absent. This is Hermie Sunaho, nagsasabi sa inyo ng Happy Planting! Bye-bye!